guys, yung itsura ng Big Buddha dito. And actually, lang pag-picture na ako. Oh, ayan guys, si Big Buddha, oh. Guys, oh, ayun. Ayun yung parang mukha siyang mundon. Ayun, here to Art Center. Ayan. Oh, ang paniniwala nila, pag pumasok kayo dyan sa dragon at lumabas kayo doon sa tiger is... Hello guys, I'm back again with another video. And guys, today is our first day. Technically, parang first day natin dito sa Taiwan. At guys, sabi ko nga sa inyo, dito tayo ngayon sa Kaohsiung. And first time ko mag-explore ng area dito. And guys, kasi napakadami ko napuntahan lately, which is yung Hanoi and etc. Kaya wala na akong time makapag-research. Kaya guys, ngayon is nag-book ako ng tour via Klook. At ito guys, yung binook ko. And guys, ito yung mga inclusions na mga pupuntahan ko dito. So ngayon, excited ako kasi ang tour na to is yung meet-up nito is dito lang mismo sa MRT na kung saan manapit sa akin, which is ang Formosa Boulevard. So guys, tayo ngayon sa exit 1. Ngayon, hanapin natin exit 9 dahil doon yung meet-up ng tour na to. And guys, look, I'm going down! So if ever na hindi nyo alam, July 10 ngayon, and grabe, super init dito ngayon sa Taiwan. Hindi ko ina-expect na ganito kainit kasi parang feeling ko, parang Japan lang yung weather, parang in-assume ko na ganun. So guys, super init talaga. Like parang sa Pilipinas lang, hindi ganito nagpapawisan ako kahit nasa labas lang. Guys, so andito na ako. So if ever napapasok kayo dun sa exit 1 or guys, ang exit, kahit hindi na kayo pumasok sa mismo loob at mag-tap ng card, ayan, makikita nyo naman dito. Hindi, mas malamig pa nga dito sa mismong train station, sa MRT station, kaysa doon sa labas. Ayan, so dito kayo pupunta kasi dito yung meet up nun, exit 9. Diyos ko po, tignan nyo naman kung gaano kataas yung papanikin. Ayan, nakalabas tayo dito sa mismong exit 9. Parang wala pa dito yung mismong kulok kasi sabi, hahanapin daw yung mismong kulok sign. Hello guys! So andito na tayo ngayon sa ating first stop, ang Moon World Landscape Park. And actually guys, medyo malayo pala dun sa mismong area ng inalisan natin. Parang 29 minutes yung travel time. And nakatulog na ako eh. And guys, ayun o, makikita niyo yung paligid. Andito muna kami kasi since tour siya, is nagre-restroom muna yung mga kasama ko. At guys, yung 7-Eleven dito, if ever na gusto niyo bumili ng mga pagkain, para daling dun sa itaas. Ayan o. Ayan guys, papunta na kami dun sa mismo area. Alam niyo ang sabi ng tour guide namin is dito pala free admission and parang mas highly recommended dito nga talaga yung tour kasi medyo malayo siya talaga dun sa mismo area or yung city center niya pinanggalingan natin. And dito, wala ditong MRT na malapit, which is yung usually na mode of transportation. Parang magkocommute ka papunta dito, so parang medyo hassle siya. So much better na mag-tour na nga lang. And guys, parang 1,000 plus lang naman yung binayaran ko sa tour for this one. So sulit na rin siya kasi napakadaming pupuntahan aside dito. And look, ang ganda. Actually, wala pa nga yung mismong view pero maganda na rin, diba? Ayan guys, kaya daw siya tinawag na Moon World kasi mukha siyang moon. Look, tignan niyo, parang mukha siyang moon doon. And gusto ko siyang lapitan kung para ba siyang buhangin lang na pinagpatong-patong. And ayun na makikita nyo. Kaya nga lang parang walang laman yung mismong lake or pond nila. Natuyuan siguro kasi dahil summer dito. Alam nyo, kahit mainit dito sa mismong Taiwan, malamig siya dahil sa wind. So mahangin dito pero mainit. Pero kahit pa paano nababalanso niya yung weather. And guys, may malapit na ako na lapitan. Ito yung itsura niya, hindi siya yung parang sand na something. Parang nga siyang nunu sa punso na napakalaki, oh. Tiga nyo. Ganun ang itsura niya, guys. Parang nunu sa punso napakalaki. Ayan, so ngayon, nandito ako sa may upuan na may parang pa-waiting shed na ganyan na puno. Ayan, may upuan. And iniintay ko na lang dito yung mga kasama ko. Kasi yung mga kasama ko nagpunta sila dun sa pinakadulo. Eh guys, parang for me kasi magkamukha lang naman yung... area na to na mga pupuntahan at makikita. Pero guys, ang pinaka-focus ko dito sa tour na to is yung mga susunod na pupuntahan, which is yung Buddha na area. Tapos meron dong mga love bridge ba yun? Or love something. Yun yung mga gusto kong makita. And I'm looking forward to it. Kaya iniintay ko na muna yung mga kasama ko kasi meron kasing time bawat place. So parang dito hanggang 10 a.m. kami. So 9:30 pa lang. So 30 minutes yung iniintay ko sa kanila. At least andito ako, nabinununi, nagpapahinga, ganun. Ayan guys, andito na tayo ngayon sa ating second stop, ang Po Guangshan Buddha Museum. And guys, actually, yung una at yung pangalawa na ito ay medyo malayo talaga siya sa city center ng Kaohsiung. Kaya buti na lang is andito tayo ngayon at nakapunta kahit wala dito malapit na MRT. And guys, alam niyo ba, ito
dito kapag ka mag-tour kayo using this tour group is parang 3 hours dito mauubos yun kasi dito na din magla-lunch. At sabi ng tour guide namin, vegetarian daw yung mga food na binibenta dito. Ayan guys, nandito na kami sa mismong area. At alam nyo ba na dito yung museum ng mismong temple. Pero ito, dito papunta sa taas yung mismong temple guys. Ito daw ay ginawa dahil napakadami daw ng mga turista nagpupunta dito at nagdo-donate daw ng cash, something like that. Kaya nabuo ito. Pero originated, I mean yung pinakatunay is nandun sa taas. Ayan guys, we're entering the museum. Wow, ang lamig dito ah. Ah, meron dito guys na bibili ng mga milk tea, ganun. Tapos napakadaming kainan din pala dito na parang balding yung vibe niya. At ayun na, tignan nyo, meron Starbucks dito sa loob. Tapos ayun yung sinasabi na pwedeng kainan dito na vegetarian buffet. So, veggies lang yan. Alam nyo, kalamihan ng tinda dito, puro mga parang mga drinks like tea, milk tea, boba tea, coffee, ganun. Wow, habang lumalapit ako, naaamoy ko yung gusto kong amoy. Kasi guys, gusto kong amoy talaga usually yung amoy na insenso. Ganun kapag ka sa mga temple. Ayan guys, yung map. Ayan, makikita nyo. Ayan si Fo Guang Big Buddha. At ito, napakadaming mga pagoda ang nakapaligid sa kanya. Ngayon, punta tayo dito. Ayan guys, itsura na. Tignan nyo yung area na to, bago kayo magpunta dun sa mismong malaking space, is puro mga souvenirs like mga alahas, tapos mga magnets, saka mga keychains. Oh, ang hangin dito! Nakakatuwa! Ayan guys, yung itsura ng Big Buddha dito. And actually, nakapag-picture na ako. Ayan, tignan nyo, ilalagay ko dito yung picture ko. Ito yung isa sa mga nakikita ko dito sa Taiwan na top tourist spot talaga. Kaya lang hindi ko siya mapuntahan kasi nga nasa Kaohsiung siya. So since andito tayo sa Kaohsiung ngayon, pinuntahan natin siya. Since dito kasi sa Taiwan, ang pinakasikat is Taipei, Kaohsiung, saka Taichung. So we're here na sa Kaohsiung. Ayan guys, yung itsura yun. Tignan nyo, super lawak talaga nito. And kung iisipin nyo guys, ayan, napakadaming donation siguro na nalikom nila para mapagawa ito, no? Isipin nyo, pupunta kayo dito ng summer season tulad ng pagpunta ko ngayong July 10. At ganito, nagre-reflect yung araw. Grabe guys, talagang sunog to the max tayo. Kaya if ever ah, uulitin ko na lang ulit, kung pupunta kayo ng Taiwan, isakto nyo na siguro November, December, January, February. Pero nagpunta ako before February, kaya super lamig talaga nun. Ayan guys, yung sa baba pala na mismong si Big Buddha ay museum pala. So let's go there. May mga notice sa visitors, bawal yung slippers, bawal yung mga gums, bawal yung flashlight. Or flash pala sa camera. Ayan guys, ito yung itsura ng museum. Wow! Ayan guys, nandito ako ngayon sa museum nila. Yung super daming mga things na ginawa ko dito. Yung parang pinaliguin ko si Buddha. Tapos binlesingan ako na parang bumabaw na ganun. Tapos meron nag-sprinkle sa akin na water. Nakakatuwa lang kasi ina-absorb natin yung culture talaga nila whenever we go to different places, no? So guys, ito na lang sa Big Buddha Shrine. So nakapunan ako ng sapatos. So nakapunan ako ng sapatos. So nakapunan ako saan yung pwede nilagay. Ayun guys, pababa ako sa akin guys. Jade Buddha Shrine. Kailangan yung change siya guys. So place of worship yan. So mag-worship din muna ako. Ayan guys, palabas na tayo ngayon. Ay, look oh, mayroon pa ako na daan ng Buddha dito. Tara, exit. Puna tayo ngayon sa third floor. Pupunta tayo dito sa mga pagoda na ito. Hindi ko alam kung ano yung makikita natin dyan, pero ituturo ko kayo syempre. Ayan. Oh, ganito pala. Puntahan natin yung Big Buddha. Big Buddha. Oh, ayan guys, si Big Buddha oh. Cool. Dati nakikita ko lang siya sa iPad pag nanonood ako YouTube. Ngayon ito na. So guys, ngayon lunch time at nandito na ako ngayon sa kanilang pinasukan namin, sinasabi ko sa inyo na puro mga kapihan. At kakain tayo sa vegetarian buffet nila. And guys, 150 NTD lang yung bayad, 10 dishes. So let's go. Ito yung mga food. Super healthy yung curry nila. Walang meat. Tapos ito, o, tingnan nyo. Parang tokwa to. Tapos ito parang yung sa taho. Tapos may sa na parang pamojos. Tapos yung rice nila merong, hindi ko alam kung ano ito eh. Pero healthy yan guys. Ayan guys, itsura ng buffet dito. Very simple lang kasi mga locals lagi kumakain dito after yung magpunta ng worship area sa kamiseum. Tapos ayan. Makain ako ngayon. Actually, round 2 ko na ito. Kaya sinasulit mo ngayon 150 NTD. Kalamihan dito kumakain. Ay, masarap naman guys. Pero vegetarian siya eh. Laki makikitang meat. Yun yung sinabi ko sa inyo kanina, Mojos. Sweet potato pala yun. Kamote.
Okay, ngayon nandito tayo sa Starbucks area nila. Umorder naman muna tayo. So, ang ordering ko green tea latte na pakipalitan ko yung milk into oat milk. So, ayun guys, in order ko, pure matcha latte, 165 yun. Pero naging 185 siya kasi oat milk yung pina-upgrade ko. Okay guys, so ayun in order ko, pure matcha latte yung pina-upgrade ko nga ng oat milk. Actually, ito, naging favorite ko siya nung nalasahan ko na yung malilasan ng oat milk. Kasi dati, yung normal lang, hindi ako nagpaka-upgrade or what. Pero guys, try this. If ever na magka-matcha kayo at matcha lover kayo, tapos so order kayo sa Starbucks, upgrade nyo yung milk nila ng oat milk. Ayan! Marami, ang sarap! Ang sarap! Okay guys, so ngayon pupunta na ako dun ulit sa parking namin kanina at pupunta na tayo sa ating third stop. And guys, actually 3 hours yung inilaan naming oras para dito, which is good, nakapag-ikot-ikot, nakapagpahinga, and nakapag-explore dito sa area. So guys, this is our third stop. Ngayon ay natalotos pond na tayo. Ayan guys, if ever daw na gustong mag-water, ang tawag dyan, nakalimutan ko. So pwede daw gawin dito, kaya lang syempre hindi naman ako magaganyan. Ayan, ito yung itsura dito sa lake pond. Maganda naman siya at mahangin, mainit lang. Wow, ilang beses ko na sinabi mainit. Naglalakad tayo papunta doon sa mismong area na sikat dito. Alam niyo, we're well lucky kasi konti lang yung tao, konti lang yung turistang nandito ngayon. Siguro dahil summer nga. Wow guys, look, ayun na yung mga lotus, oh. Cool! Kaya lang hindi niya covered yung buong area. Pero okay lang. I think ito yung isa sa mga parang pagoda or temple na sikat din eh. Ah, oo, oh, oh, yun nga guys, yung Dragon Tiger Tower. Nakalagay na sa legend dito, oh. Unfortunately, ginagawa siya pero sana naman makakuha tayo ng magandang picture. Ayan guys, yung dalawang parang pagoda or temple. Alam nyo ba na dito, ang paniniwala nila pag pumasok kayo dyan sa dragon at lumabas kayo doon sa tiger, isaswertihin kayo kasi papasok kayo dyan ng something para may good world and paglabas nyo doon, nakiklense na kayo, ganun. Wait lang guys, commercial lang. I discovered na 87.4% ng mga nanonood sa mga YouTube videos ko ay hindi pa nakasubscribe sa akin. Kaya naman ngayon, nire-request ko sa inyo na please mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel and click nyo na yung notification bell sa tabi niya para lagi kayo updated kapag meron akong bagong travel vlog. And actually, almost everyday nga meron akong bagong upload dito sa YouTube. And kung gusto nyo makaalam ng travel updates about me, mga spontaneous trips, mga IG stories at iba pa, i-follow nyo na ako sa aking Instagram account dahil lagi ako dyan nagpo-post kapag kami travel ako. And meron din akong post lagi dito sa aking TikTok account. Dito, updated din lahat ng mga posts ko. Kaya yun lang guys, back to the video! Okay guys, nakapag-picture na ako dun. Eh, hindi ako pwedeng makapasok dun eh. Unfortunately, pagpunta natin, nire-renovate siya. Ang sabi, pinipinturaan siya, nire-repaint kasi parang mga nag-fade lang yung mga colors. Pero if ever guys, for sure naman, hindi tatagal ng 1 month yan. Kaya kapag ka nagpunta kayo dito, okay na yan. So ayun yung itsura niya yun. So dito kayo papasok sa dragon and dito kayo sa tiger lalabas. Ganun ang paniniwala nila for good wealth. Para makiklense ka habang nasa loob ka, ganun. Then paglabas nyo, swerte na daw kayo. Ayan guys, so dito meron mga shop na if ever na gusto nyong bumili ng mga souvenirs, mga balanggot, pamaypay, tambol, ganun. Alam nyo guys, ang napansin ko dito sa Kaohsiung, since napunta na nga ako dun sa Taipei, dito parang mas laid back, tapos dito parang mas konti at less crowded yung mga tao. At parang ang bagal-bagal dito talaga ng mga galaw ng tao, which is much better dahil dito guys ay makakakilos ko na mabuti kasi kapag ka nasa Taipei ka siksikan doon, kung hindi siksikan yung mga rush hour, dito kahit rush hour parang walang ganong ano eh, wala akong ganong nakikitang madamihang tao talaga, siguro dahil konti lang yung population dito sa area na to. Diyos ko guys, tinitignan ko yung mga clip na nabidyohan ko simula kanina. Umitid na pala ako. Nangingiti mo ko sa mga video. So kung mapapansin nyo, sa mga dati kong vlog, medyo maputi-puti pa ako. Tapos dito, nasunog kasi talaga ako sa Hanoi. Tapos dito sa Kaohsiung, napaka-init kasi napaka-araw. Tapos syempre, hindi naman pwedeng hindi ako mag-tour. Ganon. So guys, if ever na kung magpupunta kayo ng Vietnam at magpupunta kayo ng Taiwan, huwag kayo magpupunta ng June, July, August guys, if ever. Kasi super init at super maaraw, nakakasunog. Hello guys, dito na kami ngayon sa aming next stop. Ayan, actually observation deck ko na kung saan makikita nyo yung buong Kaohsiung City. And guys, actually dito dapat talaga yung pupuntahan namin. Doon dapat kami pupunta sa Kaohsiung Municipal City Museum or something kasi yun yung part ng itinerary ng tour na to. Pero since it's Monday, sarado siya, kaya dito kami dinala ngayon ng tour guide slash driver kasi
para mapalitan yung saradong lugar dahil nga Monday. Kaya guys, if ever kung mag-i-schedule kayo para masunod ng mabuti, yung itinerary nyo is huwag kayo Monday mag-book. I-book nyo ng separate day. Ayan oh, look, kitang-kita yung view. Wow! Look guys, kitang-kita yung mga pier, yung cruise. Ayun, nakikita nyo ba yung cruise? Oh, ayun, may cruise ship doon, yung mga building. Ayun guys, mayroon ditong arc. And actually, hindi ko din naman mabasa kung ano yung pangalan yan. At least part yan dito sa observation area. Guys, tignan nyo mo yung nakasulat dito. Nababasa nyo ba? Ang nakalagay dito, be safe when there are snakes. So, ibig sabihin guys, merong mga snakes na lumalakad-lakad dito. Bigla tuloy ako natakot, baka mamaya may biglang naglalakad dyan or gumagapang. So guys, ngayon, next naman dito tayo ngayon sa Pier 2 Art Center. So, ito yung Pier 2 Art Center na nakikita nyo yung nasa likod ko. At ito, and guys, alam nyo ba na ito ay dating warehouse pero yung government na Kaohsiung ang ginawa niya is kinumpert ito in art center para pag-help yung students, yung mga art workers o yung mga artists, ganun. At ayun na pinagyan ang ganda, meron yung pathway at meron yung pwede tayo mag-picture. So guys, ito yung Pier 2 Art Center. Ayan, famous na famous tong spot na to sa picturean. Itong may train na yan, tapos yung bakang Taiwan, Kaohsiung. Ayan, may picture ako dyan. Tingnan nyo to guys. Ayan, hindi nilang may tour guide ako dito sa trip na to kasi ang smooth talaga. May mga picture kasi dati hindi ako nakakapag-picture or kundi kung nakalimutan ko din yung tripod, wala akong picture. So yun guys, ayan ang ganda. Ayan, ngayon pumunta tayo dito sa area na to. Ay, walang katao-tao. Siguro dahil mainit or something. Ayan guys, so ayan, Pier 2, the Pier Art Center. Alam nyo, itong lugar na to, meron itong kahawig, which is yung doon sa Taipei area, yung Huashan, yung Huashan na creative part. So, kahawig niya po. And buti na lang walang tao. Pwede nga maglakad-lakad and something. Ayun, may Cosmed area dito. May shop na ganyan. Ayun guys, ngayon papunta tayo doon sa Sunny Hill. Yung Sunny Hill dito, meron silang parang free pa pineapple cake, ganun. Whenever you wanna go here, pwede kayong pumunta doon at makakalibre kayo. Ayun guys, sa tignan niya, mayroon dito ang Resorts World na cruise. Ayun o, dito yung pier kung saan dumadaong yun. Ayun guys, this one is the highly recommended Sunny Hills. Na kung saan pwede kayo dito bumili ng kahit na ano. And guys, mayroon dito mga tea, mayroon mga coffee, pastries, ganun. Ayan, so let's come in. Open siya guys ng 11 a.m. hanggang 19:00. So, Sunny Hills lamp. So guys, ayan yung binili ko, pineapple custard. So ang half niya is $90, so itatry ko lang. So guys, ayan yung binili ko, so half-half siya. Actually, sabi ng tour guide, try daw to. Kasi ito yung bestseller dito, so 180 yan, plus 50. So, hindi naintindihan ni ate kasi kanina ang in-order ko, half kako, which is 90. Pero half flavor yung binigay niya sa akin, so 180 plus 50 LPD. So yun yung total. So ngayon guys, tikman na natin kung ano yung lasa nito. Mahal-mahal nito, just to 180 NPD. Worth it! Pero mahal pa rin. Pero, yung lasa niya nalalaban. Parang lasang saging. Saging yung nalalasaan ko. Since pineapple diba to? Pero yun, pineapple yung isa eh. Pero ito hindi ko alam kung ano ito. Pero, sarap! Tapos yung pinaka-bread niya, parang yung takwasan. Ganon. Tapos may pa-peanuts, ganyan. Sarap guys. Pero for me, huwag muna natin ubusin kasi ang mahal nga, diba? Pero gusto ko pa. Ayan, so ngayon naglalakad na ako pabalik din sa parking doon sa Pier 2 Art Center kasi meron pa ata kami isang pupuntahan or i-drop off na kami. And guys, ito nga palang tour na to, if ever, hindi kayo sa hotel i-drop off kundi sa Liyohe Night Market. So doon kayo i-drop off lahat, which is malapit lang din naman yung sa hotel ko kaya okay lang sa akin. And guys, finally, nasa last stop na kami. Ayan, ito yung Love River. And actually, river lang naman talaga siya na meron nakalagay doon na Love. Guys, so tignan nyo, mayroon dito parang na kung saan pwede kayong sumakay sa mga parang cruise. Hindi cruise ang tawag yun, yacht. Ayan o, yacht. Ayan, meron silang ganun. And guys, so yung nakita-kita nyo yung river dito. Hindi ko alam specifically kung anong river to. But good naman siyang tignan. And ayan, as you can see, is dito sa river na to, pwedeng-pwede nyo makita itong number 3, which is yung Kaohsiung Music Center. So, ayun yung Kaohsiung Music Center. And ayun yung mga iba nyo pang pwedeng makita dito. Tulad ng Love Pier, tapos yung 228 Peace Memorial Park, at napakadami pang iba.
Okay na. Tingin nyo, grabe yung scenery. Lahat ng mga mahilig sa mga ganitong klaseng scenery is ma-appreciate. So yun guys, pumunta na ako ulit dito sa mismong van kasi ito yung makikita lang naman dito. So nakapag-picture naman ako. Ayan, makikita nyo yun yung picture ko. And medyo against the light since pa-sunset na siya. And if ever guys, feeling ko maganda dito magpunta pagka pa-sunrise, kung magpupunta kayo dito, or yung tipong wala ng araw, or kung gusto niyo yung mga ganitong klaseng weather, or itsure na parang sunset, pwede din. So I think guys, feeling ko after nito is iahatid na kami dun sa drop-off point, which is yung Liuhe Night Market, or tatanungin ko dun sa mismong driver kung pwede dun sa hotel ko, since yung hotel ko naman is andun na this area ng Formosa Boulevard, diba? So ayun, pabalik na ako muna sa hotel ko ngayon, pamaya na lang tayo lalabas at ipipunta na naman tayo yung panibagong night market. If ever nga pala guys, nakapagkakunyari nag-tour kayo, small thing, yung bigyan nyo ng tip yung tour guide nyo or yung driver nyo, kasi kanina, since world traveler ako, nag-picture sa akin, ganyan, puro siya yung tinatawag ko para mag-help sa akin mag-picture, ganyan. Kaya ang ginawa ko is nagbigay ako sa kanya ng tip, kahit siguro mga 100 to 200 NTD. Actually, 100 NTD ayaw man tanggapin eh. So, if ever na mas malaki, baka ayaw pang tanggapin. Kaya if ever, bigyan nyo kahit magkano, yung bukal sa puso nyo. So guys, ayan, nakabalik na naman ako dito sa Dome of Light pa ang tawag dito. So, separate video. Gagawa ko ng separate video tungkol dito. And itutour ko kayo dito sa Formosa Boulevard since ito yung isa sa mga pinakamalaking MRT station dito sa Kaohsiung. So, yun guys, I'm back again sa aking hotel. So, if ever guys, nagustuhan nyo yung tour na inavail ko ngayon or yung vlog na to, yung tour na to inavail ko via Klook. So, yung link ilalagay ko nyo sa ibaba. And guys, kapag i-avail nito, use my code PAULIVAN5OFF para maka 5% discount kayo sa total bill na i-avail nyo sa Klook. Okay, valid yan sa lahat, sa flights, sa hotels, sa activities, mapa Pilipinas or abroad. Okay, so yun lang. Thanks!